Hello, Capricorn. I hope you're doing well. This is really the message for November 22nd. Please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else. And maraming salamat po sa inyong mga comments. Maraming salamat sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. And naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Capricorn. And napakagandang energy dito, Capricorn, na ito, Pentacles, pinapakita dito sa energy na ito kung paano kayo magtrabaho, kung how dedicated you are, how committed you are sa inyong trabaho. You're so devoted at talagang yung puso ninyo, no, nandyan sa inyong trabaho. Pinapakita dito yung iyong passion, how passionate you are sa pagtatrabaho. Mahal ninyo ang inyong ginagawa, ang inyong trabaho dito. This is for most of you, Capricorn, no? Meron din ako nakikita dito na ang iba sa inyo is feeling bored na. Dahil maaring napakatagal nyo na dyan sa sitwasyon na yan, no? Yung trabaho nyo na yan, maaaring you've been doing that for years na. Kaya parang nawawala na kayo ng challenge, nawawala na kayo ng gana, you are getting bored. That's why maybe ang iba sa inyo nag-iisip na at this point, no, mag-shift kayo ng career. Maaring meron kayong mga natatanggap na signs, no, or maaring merong mga intuitive messages and guide nudges. Maaring meron kayong natatanggap na mga intuitive messages and nudges ngayon na, alam mo yun, mag-shift na kayo ng career, no? Maybe that is not your passion. Maybe that is not what you love to do. That's why yung parang napapagod na kayo na yun at yun na lang ang inyong ginagawa. So it's becoming a routine for you already. That's why parang nag-iisip kayo na hindi na kayo masaya dyan. Hindi na kayo na-excite sa trabahong yan. So, ang iba sa inyo is going to shift careers dito. Ang iba sa inyo is really going to change jobs dito para sa iba. And ang iba naman sa inyo dito, I really feel na sobrang mahal ninyo naman ang inyong ginagawa. To the extent na nag-expand kayo, no, sa pag-aaral ng na para may maidagdag kayo lagi. Meron kayong mai-apply, lagi kayong may mailagay na bagong twist, bagong flavor sa inyong ginagawa. So, maaring ano kayo, nag-aaral lang iba sa inyo, no, additional knowledge para sa field na inyong kinabibilangan ngayon. Ang iba sa inyo maaring panay gawa ng research, no, para lagi lang kayong may bagong flavor na mailagay sa inyong ginagawa. So for some of you, ganun ang aking napipick up na vibe. And there is also financial reward dito for some of you. Sa sobrang ganda ng inyong ginagawa sa trabaho, sa sobrang dedication ninyo and commitment sa trabaho, maaaring napapansin yan ng iyong mga employer, ng iyong mga bosses. And some of you are receiving recognition, receiving a reward financially, no? Maaaring malaking bonus ito, extrang bonus, or ang iba sa inyo could receive pay raise dito, no? As a pagkilala sa iyong outstanding job na ginagawa sa inyong trabaho. So, maaaring bibigyan ka ng additional na bayad, additional na sweldo, you know, para mas lalo ka pang ma-encourage, mas lalo ka pang ma-inspire, na mas lalo pang pag-igihan at pagandahin lagi ang inyong trabaho. So, napakaganda because finally, no, nare-recognize ng iyong mga bosses ang iyong ginagawa. So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, I hope you're doing well. This is your daily message for November 22nd. And please keep in mind po that this is a general reading. This is not a one-on-one reading. So this will not resonate with everyone. Just take what resonates po and leave what doesn't for someone else.
And maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. And naway lagi po kayo safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. And Virgo, we have the High Priestess. So Virgo, I feel that some of you, you know, are stalking someone, or maaaring kayo yung ini-stalk, no? So maaaring someone is watching you over social media dito, or maaaring alam mo yon, nasa paligid mo lang, pinagmamasdan ka, tinitingnan ka. But ano naman to, yung parang I feel na merong somebody na nagkakagusto sa iyo romantically. Merong romantic interest for some of you, Virgo. So, kung single ka, so maaring merong one day merong magpakilala na sa iyo, or maaring mag-profess sa iyo ng kanyang nararamdaman. So, maaring ganoon. Kasi parang ang napipick up ko ditong term is torpe, no? So, maaaring natutorpe itong tao ito. This could be male or female, no? Na merong gusto sa'yo at natutorpe itong magsabi sa'yo ng kanyang nararamdaman. So, ang ginagawa niya, parang ini-stalk ka niya so that pag nag-umamin na siya sa'yo ng kanyang damdamin, madami na siyang alam sa'yo. No, parang kilala ka na niya, yung parang ganoon. So, I feel na nag-e-effort yung taong ito, no? Para kilalanin ka behind your back. Yun nga lang, behind your back, kasi in secret, kumbaga. Yung parang wala pang lakas ng loob to win, nag-iipon ng lakas ng loob. Kaya ginagawa na lang niya muna, kinikilala ka niya muna through your social media accounts. Yung parang ganoon, or maybe physical to na tinatanaw-tanaw ka, binabantayan ka, yung parang ganun. So, merong interest tong taong to sa'yo is what I am picking up here. And for others of you naman, Virgo, I feel that you are experiencing kalituhan, no? Merong confusion dito, maaring you're in the middle of making a decision dito. Merong decision na ikaw na hinaharap dito, and you don't know kung ano yung gagawin mo at this time. Parang torn ng iyong isipan kung ano yung tamang gawin mo, no, sa sitwasyon mo na to. So, sinasabi ng High Priestess dito na the most reliable guide, no, na masasandalan mo dito is your intuition. So, pakinggan mo at sundin mo kung anong sinasabi ng iyong intuition, because yun ang nakakaalam, no? Doon mo makikita, doon mo makukuha ang kasagutan sa mga bagay na hindi mo ma-figure out ngayon. So, just listen, no? Just listen to your intuition. I-access mo kung ano yung sinasabi sa'yo, dahil yun ang mag-guide sa'yo. It will not lead you astray. It will lead you to the right direction, to the right direction. Okay, so kailangan mo mag-me time, no? I can feel that you are such a busy person, because Virgos are really workaholics. Tutok na tutok ka sa trabaho. Mahal na mahal mo ang iyong mga ginagawa, ang iyong trabaho. That's why maaaring ang iba nga sa inyo, Virgo, hindi na nagkakaroon ng oras para sa iyong sarili, no? Wala kang panahon para makapag-meditate man lang, because you are so busy. You have a lot of things that you do. So, dito tinatawag ka dito na mag-me time ka muna, no? Take a break, take a breather. Dito take a step back a little from your daily grind para mabigyan mo ng oras ang iyong sarili. Mag-me time ka so that you can get back to your core, makapag-rejuvenate ka muna, no? Maibalik mo lang sa sarili mong balanse at yung center, no? Makapag-connect ka sa iyong inner being dito, and that would help a lot para sa iyong pagdidesisyon. And you can listen to your intuition as well. So Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, I hope you're doing well. This is your reading message for November 22nd. And so please keep in mind that this is a general reading, so this will not resonate with everyone. Just take what resonates po,
and leave what doesn't for someone else. And maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Thank you sa inyong mga comments. And maraming salamat sa inyong suporta. Kung kayo po ay bago naman dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. And away lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Taurus. And Taurus, ang message ninyo is the beautiful Ace of Cups. So definitely, there is a new beginning coming in sa buhay ninyo. Merong bagong path nito na magbubukas para sa inyo, Taurus. And you would know, mararamdaman nyo yan. And alam nyo yan kung ano yung area ng buhay ninyo dito na merong magbabago, no? Na merong slight change na maaring maganap. So, Taurus, this is an overflowing of blessings. And these blessings is going to lead you to a beautiful transformation sa buhay ninyo. Yung parang reset button ito, no? Maaring ganun. So, I feel that hindi lang isang area ng buhay ninyo ang magbabago dito, no? There are other areas sa buhay mo na merong magbabago. And this is a beautiful transformation is what I am picking up. And dahil ito sa blessings na matatanggap mo, dahil ito sa mga kasagutan sa iyong mga dasal, no, na magmamanifest sa buhay ninyo. Because this is the divine universe handing you a overflowing of blessings dito, Taurus. If you are running empty na, kumbaga, kung feeling mo depleted ka na, yung iyong cup is almost empty na, this is the divine universe refilling your cup around this time. So, papadala ka ng mga blessings. Maaring this is your answers sa iyong mga dasal. Maaring this is your wish na is coming to fruition. So, it could be anything. No, it could be a miracle. Hindi mo man lang inaasahan na mayroon kang matatanggap na mga ganun. May mga bagay na mangyayari na hindi mo sukat akalain mangyayari. So, it could be like that, Taurus. But whatever this is, no, magbabago ang iyong buhay. There is a change coming in sa buhay mo. And this is beautiful. This is blessing, no? Na makakapagpabago ng course of your life dito, Taurus. So, this is the time na you can align yourself, no? Para ma-attract mo yung lahat ng blessings na to. Ma-attract mo tong magagandang pangyayari sa buhay mo. So, align your feelings, align your words, align yourself ninyo para sa pag-receive ng blessings na ito. So that magkaroon na ng magandang transformation ang mga areas ng buhay mo na kinakailangan na ng pagbabago. So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.